Hello beloved Tubicians! Welcome back to my YouTube channel! And for today's video, ating pag-uusapan ang tinatawag na invalid traffics. Ano ba ito? Or invalid traffic, walang S. Ano ba ito? So para malaman natin ito, intro, paso! And we're back! Ayan, so medyo ulong tayo kasi sobrang laki natin sa camera. Okay, so pag-uusapan natin, beloved tuition, ang tinatawag na invalid traffic. So, since I got monetized this week, iingatan ko yung channel ko para hindi ako mademonetize. And to all small YouTuber na nakaka-monetize lamang, ay kailangan nyo ding malaman ito para maingatan ninyo yung channel ninyo. Ano ba ang invalid traffic? Let's say, invalid traffic on your video. Invalid traffic, also known as invalid activity, is any activity that doesn't come from a real user with genuine interest. It can include fraudulent and artificial ways to boost ad revenue per videos, among others. So, pag sinabi natin, not real user with genuine interest, hindi ito yung mga typical na nanonood ng YouTube na nakita yung iyong thumbnail at clinic at, ay, ano ba itong kwentong ito? Ay, ano ba itong vlog na ito? Tungkol saan ba ito? So, hindi yon. Okay? So, hindi. Pero kung gumamit daw kayo ng mga boosting material, no, that adds your revenue, so invalid talaga siya. Okay? Sabi dito, sabi ng YouTube, our systems continually analyze your videos for invalid traffic and take steps to correct it. O, diba? Hindi nagpapabaya si YouTube. Talaga tinitingnan niya kung invalid or kung may invalid activity, no, na ginagawa ng isang YouTuber. Ano pa? This keeps our YouTube ecosystem healthy and prevent advertisers from paying for invalid traffic on their ads. So, very responsible sila sa kanilang studio, no, or dito sa YouTube talaga na i-monitor lahat ng channel, no. At siyempre, to prevent daw unhealthy ecosystem, no? Unhealthy, no? Hindi magandang ecosystem. Ano ba yung mga examples ng invalid traffic, no? Examples of invalid traffic on video. Number one, friends or contacts letting playlists of your videos run all day long, resulting in a boost in ad traffic due to ads playing on those video. So, yun, no? Kung daw inutusin nyo isang tropa ninyo or kakilala ninyo na i-play all yung inyong playlist, at siyempre pa nag-play yun, may mga revenue na lumalabas doon. So, it's invalid. So, it's a no-no. Invalid traffic siya. Ano pa? Number two, no? Announcing to your viewers that they should watch or click through ads on certain videos in order to boost ad traffic, thereby boosting ad revenue. So, ano ibig sabihin nun? So, sabi mo, huy, pag nanood ka ng video, i-click mo yung ano, mismong ads. No? Yun yun, yung sinasabi doon. Na i-announce mo doon sa friend mo or sa viewer mo. Huy, pag nanood kayo, no, pakiclick nyo yung ganito, ganito, ganon. So, it's a no-no. Okay? X yun. X. Another one, number three. Third parties running automated clicking bots on your videos to manipulate ad traffic. So, hindi ako familiar dito. So, may mga bots pala or mga robots na, paano yun? Hindi ko to alam, no? So, siguro, sabi, base dito, clicking on your videos. So, paano yun? So, i-click yung video nyo randomly para mag-play siya, something ganun. So, I don't know that. Pero, dun ba lang sa tatlong yun, it's a no-no. It's a no-no-no. Okay? Tandaan, yung nagpapa-play all day long ng kanilang mga playlist para dire-diretso yung mga advertisement is a no-no. Ano pa yung paggamit ng mga
clicker bot, no? It's a no-no, no? Invalid traffic po yun. At yung una-una kanina, no, yung ina-announce mo dun sa ano mo na, uy, i-click mo yung ganito, yung ads para ganito. Okay, tatlo, no, importante yun. Bakit, no? Bakit importante yun? If we detect, sabi ng YouTube, no, may dumaan. Hi, Kuya Sandro, shout out. If we detect, no, invalid traffic on your videos, we may refund the advertiser for that traffic. Limit ad serving or both. So, pag daw na-detect yun ni YouTube, mawawala yung ads mo. Kasi babayaran nila yung advertiser. O, diba? May supply ako dito. Babayaran nila yung advertisers, no? Kuya, wag ka magsasound, ha? Mga kakapareta. Okay, so babayaran daw yung advertisers. Tapos yun, dahil si YouTube na mobile sa advertiser mo, tatanggalin ka na ng ads. Okay? Ingat lang, no? Kasi parang uulan na. Anyways, let's continue. Ano pa ba? This means that you may not see the revenue despite ads still showing. So yun, pag daw na-detect siya, kahit nakikita mo na may ads, wala kang makikita na revenue. No? Hindi mo makikita yung revenue mo. So si YT ang may ano nun. Or may violation ka kaya ganun. Ano pa? It may also cause your estimated revenue in YouTube analytics to fluctuate and not accurately represent what your potential earnings could be. So yun yung risk, no? Magpapa-fluctuate yung ano mo. Paano, parang, dati ganito to, tapos ba't ganito, ba't bumaba, ganito. So, nagpa-fluctuate yung, ayan si ma'am. Shout out kay ma'am, kasi nandito tayo sa office. Hi, ma'am. Nagbablog ma'am ako. Okay lang yan, ma'am. Naka-face mask ka naman. Ayun. So guys, no, don't you ever do that, no. Do not click your ads, no, kasi it's a no-no. May invalid 'yan, no. It's a violation. So ano-ano yung mga tips, no, to prevent invalid traffics. Okay? So siyempre, dahil may do's and don'ts, no, ito naman yung dapat mong gawin, no, according kay YouTube. Number one, avoid partnering with untrusted parties, no, when it comes to video creation and building your channel. So, huwag kayong makikipag-partnership. Example nun, mga untrusted parties. Some third parties might push for purchasing traffic to raise ad revenue on your views, like, or subscriptions. It's best to avoid working with them. So, mayroon mag-offer pala ng gano'n. So, may mga services pala na gano'n, no? So, don't you dare of accept their offer, no, in doing so, kasi bawal, no, it's no. Okay, number two, no, don't click on your videos ad. Now, wag mo daw i-click yung mga ads mo sa video if you think it might be okay to do so. So, kung alam mo naman, ay, okay naman, click ko na lang. No, no? Our systems recognize when creators click the ads on their own videos. And if it happens consistently over time, your account may be disabled to protect both advertisers and the creator ecosystem. Ayun, malinaw ha? Huwag na huwag kayong mag-click ng ads ninyo. At pag yan ay na-detect, ano mangyayari, no? If palagi mo daw yung ginagawa, no? If it is happen or it happens consistently over time, your account may be disabled, no? So, yun. Ano gagawin yun, no? Next. Never encourage, number 3, never encourage friends, family, or anyone to click on your ads to help you make more revenue, even if it is for a good or charitable cause. Ayun, so kung ang aim mo talaga ay kumita para may matulungan for something, do not tell your family. Do not encourage, no? The term is encourage, no? Yes, may supply ako. Do not encourage your friends or family, no, or anyone to click on your ads to help you make more revenue. So yun. Okay? So ano yung dapat yung gawin? Although, nasabi na dito, yung condition, sobrang hirap. Pero, tandaan nyo yung unang sinabi dito, no? Tandaan nyo to, no? Yung term na, ito.
ito, real user with genuine interest, no? So, yun dapat ang inyong tatandaan, beloved Tubicians, no? Real users with genuine interest. Meaning to say that yun yung mga tao na talagang nanonood ng YouTube videos with their own interest, no? Kung sila yung mahilig sa cooking, sa travel, so mapapanood at mapapanood yung inyong video. So ano yung maiiwan kong tips sa inyo, beloved Tubicians, and those people out there na gusto magsimula sa YouTube? Make a good and quality content. No, yun lang naman yun. Kung ka-interest yung video mo, no, papanoorin at papanoorin ka. No, wag na tayong maghangad ng ang tawag dun sa ano, yung Filipino idiom, yung naghahangad ng kagitna, no, isang salop ang nawala, no. So, siguro naman excuse naman yung channel ko diyan dati, yung old channel ko, kasi talaga namang pinupuntahan yung channel ko before. Kaya lang nga, may mabait lang na nag-report, kaya nawala yung channel ko. No? Sa, ito na naman, no, for the second time around, sa nag-report yung channel ko, God bless you. Sana nakatulong sa iyo yung pag-report na yan. No? At siyempre nga, dahil nga ako isang teacher, sabi nga sa inyo, ang aking salary ay hindi naman ganun nakataas. Kaya nagmamarahipit ako na ako ay mag-vlog, mag-puyat ako, magpasabtusab ako para kumita ako dito, para matulungan ko yung sarili ko. Kasi wala na pong ibang tumutulong sa akin kundi sarili ko na lamang. I already did everything to my family, and at this point in time, talagang I'm down, no, when it comes to financial ano. So, I really did my best, no? Pinagpuyatan ko lahat ito para ma-monetize ako. So, yun lamang, guys. And I hope na-encourage ko kayo na maging honest kayo, no? And then, sa mga bago pala na gustong gumawa ng YouTube channel, ayan. Ngayon, maraming tips dito sa YouTube. Makinig lang kayo talaga, no? At huwag kayo basta-basta magpadala dito sa mga nag-o-offer ng mga services, no? At talagang, pag na-detect ka ng YouTube, your channel will be yun, mata-terminate kayo, or yun yung worst, mata-terminate yung channel ninyo, pero yung iba, mawawala yung mga ads ninyo, no, yung revenue ninyo, etc., etc. Okay, thank you so much, and if you like this video, please don't forget to subscribe and hit the notification bell, or share this video to anyone else on your YouTube pages or something, no, para updated kayo sa mga bagong upload na video. Bye!